Hi mga bay, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta kayo lahat mga bay? So, for today's video mga bay is ano lang natin, papalitan lang natin ng bumilya yung ating sa tail light natin, yung ating brake light, kasi meron siyang high beam pero wala siyang low beam. So, yung gagawin lang natin mga bay is papalitan siya natin ng LED kasi meron akong LED na nabili sa Lazada. At saka yung kailangan lang nating tatanggalin dito is itong dalawang tornilyo dito sa kanyang cover. Dito lang natin siya tatanggalin. So, tara mga bay, at saka umpisahan na natin. So, ayan mga bay, natanggalan natin yung kanyang cover ng ating taillight. So, ito na yun. So, yung ginamit kong bumbilya mga bay is temporaring ginamit ko itong stock valve. At saka kasi nasira na yung yung lead ko na bumbilya. Ito yung lead na binili ko. Tapos, ito yung stock na bumbilya. Ito yung lead na pinalitan ko nung ilang buwan na yung nakalipas, mga 6 na buwan na is na siya na busted na yung kanyang ilaw. So ngayon mga bay is papalitan siya natin ng kapareho, kamukha ng stock. Kung makikita nyo yung pagkakaiba lang nilang dalawa is lead yung sa ilalim, tapos yung sa stock is parang siya halogen yung kanyang ilaw. So tsaka yung mga bay, kung nagtatanong ka, yung aking taillight pala is naka battery drive na to. Kaya siya natin papalitan ng LED. Kasi pag pinalitan siya natin ng LED, pag nag-LED na tayo sa ating mga bay, taillight, dapat is naka battery drive na yung ating wiring o yung ating taillight. Hindi pwedeng papalitan natin ng LED tapos yung ating ating taillight is naka stator drive pa. Mas madaling masisira yung ating bumbilya. So ngayon mga bay is lang natin to, i-plug and play. So titingnan natin kung maganda ba yung ilaw nito. Itong ito yung bagong nabili ko sa Lazada. Magkamukha sila ng stock na bumbilya. Yung pagkakaiba lang nila is lead yung sa ilalim at saka yung dito is halogen lang yung kanyang ilaw. So, syempre sa pag-install ito, guide lang natin itong sa bandang baba dito. Kung saan yung bandang nasa ilalim. Ayan lang. Press on top. Ayan. Okay na yan. So, ganun lang sa mga bay. Tapos, so, ayan mga bay, na ilagay na natin yung ating bagong LED sa ating taillight. So yung aking taillight is naka battery drive na yan. So kahit hindi umandar yung aking motor is iilaw siya pag ating sinusi yung ating susian, kasi kinonvert ko to sa from stator to battery drive yung aking taillight. So ayan, isusi natin para malaman natin kung gumagana ba tong bagong LED na pinalit natin sa ating taillight. Okay, susin natin mga baya. Ayan. So ayan na mga bay, so umilaw na siya. Tsaka obserbaran natin kung ilang buwan siya mababusted o ilang buwan na masisira itong LED na to. So ayan lang mga bay. So sa mga nagtatanong, dapat pag pinalitan nyo ng LED yung taillight nyo, dapat is naka battery drive na yung taillight nyo. Hindi pwedeng papalitan natin siya ng LED tapos naka stator drive pa yung ating ilaw sa ating taillight. So kung gusto nyo yung malaman kung paano ko to kinonvert from stator to battery drive yung aking taillight, is puntahan nyo yung aking YouTube channel. Sa mga ngayon pa lang na padpad sa aking YouTube channel, puntahan nyo tapos tingnan nyo yung
videos kung paano ko to binateri drive. So ayan na mga bay, hindi na natin pa ano, papahabain pa yung ating videos. At saka kung ngayon ka palang napadpad o ngayon mo palang na tingnan yung aking YouTube channel, pa-support naman mga bay, paki-subscribe yung ating YouTube channel at pa-hit na rin yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga bagong video na aking i-upload. So ayan na mga bay, shout out sa inyong lahat, ingat kayo palagi at God bless at saka ride safe sa inyong lahat mga bay. So ayan na. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me even if it's fake.